I-open natin ngayon yung PixArt natin. Ito yung PixArt na application ay madadownload nyo sa ano, Play Store na libre. At pag na-open nyo na yung, ano, yung PixArt, ito yung kalalabasan niya. And then, pag-click natin ngayon yung All Photo. Itong All Photo. Tapos, i-click natin ngayon yung background na gagamitin natin. Ayan, pag na-open na natin yung background natin, i-add natin ngayon yung picture natin. So, i-click natin itong Add Photo sa gilid. Tapos, i-add natin ngayon yung picture natin na gagamitin. I-set up lang natin siya ng ganito. Ayan. Pag okay na yan, na-set up natin sa ganyan, click natin itong plus sa nakikita mo sa taas. And then, text. I-add na natin ngayon yung code name natin. Ayan. Pag nandyan na tayo, na-add na natin yung code name natin, click lang natin itong arrow na nakikita mong nasa loob ng circle. And then, my phone. Tapos, hanapin natin yung ano. Mag-download kayo ng ano, ng ganitong ano, ganitong font name. Itong ND Logos. So, yung font file nito, ilalagay ko na lang yung driver link sa description para ma-download nyo siya. Tapos, ma-i-add nyo siya sa folder ng PixArt niyo. Meron akong video na kung paano maglagay ng font file sa PixArt. Yung sa video ko, kulang yun ng isang clip. Kailangan, kapag wala kayong nakitang ano, font folder sa PixArt na tinatayan nyo na font folder ng PixArt, gagawa kayo ngayon doon ng ano, ng magki-create kayo ng new folder, tapos papalitan nyo siya ng pangalan ng font folder. Kahit font lang ilagay nyo, okay na yun. Tapos doon yung i-paste yung ano, yung font file na to na ilalagay ko sa driver link para maano, gumana siya sa inyo. I-click lang natin yung ano, ND Logos. Pag meron ka ng ganyang ano, ganyang font file, click lang natin ND Logos. And then, click natin ngayon yung stroke. Itong stroke, gagawin natin siyang kulay yellow. Ayan. Tapos, click natin yung color. Gawin natin siyang black. And then, pagkataas natin gawin yun, itong stroke, taasan lang natin ng unti. Yan. And then, pagkataas natin gawin yun, click lang natin yung blend. And then, multiply. Ayan. Tapos, set up natin siya sa ano? Sa baba. Ayan. Pag na-set up na natin sa ganyan, click natin ito. Itong nakikita nyo sa gilid. And then, duplicate. Click. Tapos, itong na-duplicate natin, click lang natin yung, ano, yung blend. Tapos, tapat natin siya sa screen. Ngayon, pag naibalik na natin yung ano, yung sa screen niya, i-click naman natin ngayon yung shadow. Itong shadow. Tapos, click natin itong color. Tapos, click natin itong ano, injection. Tapos, itatapat lang natin yan sa kulay ng stroke natin sa pangalawang ano, font file. Yan. Mapapansin nyo, nagkaroon siya ng ano, ng shadow sa likod. Tapos, yan, taasan lang natin yung ang opacity. Nakasayin niya kung gano'ng kalinaw yung ano niya, kalabo yung shadow niya. Yan. Pag nagawa na natin yan, click natin yung ano, tapos itatapat natin siya sa unang font file natin. Yan. Yan, pag na itapat mo na siya sa unang font file, sa font name natin, click natin uli yung text. I-add naman natin ngayon yung ano natin, yung parang ano, um,
Ngayon, i-add naman natin ngayon yung team natin, yung name ng team natin. Ayan, pag na-add na natin yung ano natin, yung team natin na name, click natin yung stroke. Tapos, gawin natin siyang kulay puti. Taas-taasan lang natin yung ano yan. Siguro mga 30 lang. Or 25. And then, i-click natin itong ano, colors. Tapos, black. Tapos, click natin yung shadow. Taasan lang natin siya yung adjust, yung opacity gawin natin 100. Tapos, ito rin. Siguro mga 60. Tapos, click natin ngayon yung color. Tapos, puti lang. Ngayon, pag nagawa na natin yung ganyan, click natin ngayon yung blend, itong blend. And then, screen. I-set up natin ngayon yung pangalan ng team natin sa baba. Sa baba ng pangalan natin. Ayan. Ngayon, pag nagawa na natin yan, click natin ngayon yung picture natin, ito. Tapos, i-click natin yung pambura. Tapos, burahin natin yung nasa banda sa baba sa picture mo. Ayan. Pag nagawa na natin yan, check mo lang. Pagkatapos nun, click natin itong ano, i-add naman natin ngayon yung ganitong ano, image na gagamitin natin. Ayan, pag nagawa na natin yan, click natin yung blend, and then screen. Tapos set up natin sa ganito. Ayan, pag na-set up na natin yan, click lang natin yung pambura. Burahin natin ngayon yung nasa border niya, yung mga nasa gilid niya. Ayan, pag nagawa na natin yan, i-add naman natin ngayon itong yung logo na ng team natin. Ayan, tapos set up lang natin siya sa ano, kabila. And then, click naman natin uli yung add photo, i-add naman natin ngayon yung Mobile Legend logo natin. Ayan, set up lang natin sa baba. Ayan, pag nagawa na natin yan, click lang natin yung check. Ngayon, click natin uli yung add photo. I-add natin yung ganitong image. Ayan, pag nagawa na natin, na-add na natin yung ganyang image, click natin yung HUE. Itong adjust pala. And then, HUE. I-set up natin siya sa yellow. Ayan, 114. Negative 114 ang isa-set up mo siya. Tapos, click lang natin yung check. Tapos, set up natin siya sa katawan. Kumbaga, gagawa tayo ng sarili natin design. Gayahin nyo na lang yung gagawin ko. Ayan, pag nakagawa ka na ng ganyan design, depende sa'yo kung anong design yung gagawin mo sa mid-block. Click natin ngayon itong lens flare. Tapos, click natin itong ilaw na to. Tapos, set up natin siya sa baba ng pangalan natin. And then, baguhin natin yung kulay niya sa yellow. Gawin natin din yellow. Ayan, pag nagawa na natin yan, yung ganyan design, click natin yung check. Click natin ngayon yung effects. And then, click natin yung artistic. And then, oil painting. Ngayon, set up lang natin yan sa 8 or 11. Depende kung ano yung mas babagay sa picture mo. Ayan, pag naklik, nagawa na natin yung 8 or 11, yung ano niya, oil painting, click lang natin yung ano, yung itong nasa taas. And then, punta tayo sa magic. Click natin itong bandland.
double click lang natin yung badland. And then click lang natin tong tatlong circle na nakita mo. Tapos setup mo lang siya sa ano. Depende kung ano yung mas gusto mong badland niya. Ayan. And then click natin yung pambura. Burahin natin ngayon yung nasa ano niya, nasa buong balat niya. Kumbaga pati yung ulo, yung mukha mo, i-erase natin. Tapos yung banda sa ano. Ayan, pag na-erase na natin yung badland sa ano mo, sa skin mo, o kaya sa balat mo, click lang natin check. Tapos click ulit natin itong nasa taas. Pag okay na yan, i-check lang natin siya. Punta naman tayo ngayon sa mask. Ito, kita mo itong mask. Click nyo lang yan. Tapos itong border. And then border 6. Click lang natin yung pambura. Burahin natin yung banda sa picture mo. Ayan, pag nagawa na natin yan, burahin na natin yung nasa buong picture mo, tsaka sa pangalan mo, tsaka sa mga logo natin. Click lang natin yung check, tapos check ulit. Tapos, punta ulit tayo sa effects. And then, click natin itong FX. Tapos, HDR. I-setup lang natin yung HDR nya. Depende sa picture kung ano yung mas babagay. Kung ano yung mas gusto nyo. Yan, pag nagawa na nyo yun, click mo lang ito nasa taas ulit. And then, punta tayo ngayon sa colors. Tapos, saturation. Setup lang natin siya. Tapos, click lang natin yung check. So, ito na guys yung